I haven't tried a tampons in my life. I have been always curious about trying a tampons. Kasi papasok mo sa vagina mo, which is hindi ba nakakailang yun? Hindi ba nakakairta sa feeling na may something sa loob ng vagina mo? And welcome back to my channel. So for today's vlog, we will be talking about tampons. And yes, when you say tampons, it's going to be a girl talk and mature talk. And I hope na open-minded ka as you click this video. Kasi syempre, diba, when we say tampons, related dyan vagina, menstrual cycle, blood, period, and lahat yan, I hope matakil natin in today's video. And this video is in collaboration with Ledoux Tampons. Ito siya. So ayan. So, pinadalan ako ng Ledoux ng tampons and actually na-excite ako about this kasi I haven't tried a tampons in my life. Ever since Dalaga days ko pa, ang na-try ko lang is pad, which is I have been always curious about trying a tampons kasi may mga friends ako na nagsasabi na okay daw yung tampons, iba daw yung feeling, para mas gusto nila yung tampons, which is ako, I get curious about it kasi parang feeling ko, ang perception ko before, when you say tampons, ipapasok mo sa vagina mo, which is hindi ba nakakailang yun? Hindi ba nakakairpa sa feeling na may something sa loob ng vagina mo? So, ayan. Since na-try ko na nga, I will be sharing with you my first time experience about it. But for today, syempre, simulan natin sa lahat. Ano ba ang tampons? It's just like a pad. So, parang napkin lang din siya. Syempre, alam nyo naman na tayong kababaihan, we always have this time of the month na kung lahat tayo ay irritable, mainit ng ulo, it's because may period tayo kasi iba yung hormones natin. So ayan, ito yung time na nagre-release yung body natin ng maduduming blood, which is very important talaga siya kasi mas healthy talaga sa babae na regularly nagre-release tayo ng maduduming blood sa ating katawan. So for example, ito yung vagina natin, ito yung napkin, ito yung pinaka ganyan siya, ganyan lang siya, di ba, pag pad, naka-cover lang siya para hindi katagusan ng blood. But, well, ang pinagkaiba naman sa tampons, for example, ito yung vagina mo, ipapasok mo yung tampon sa loob, which is, doon na mismo sa loob, sinisecret niya na talaga yung iyong blood, hindi na siya lalabas. So, di ba, doon pa lang, yung idea pa lang masabihin mo na tampons pinapasok sa loob ng vagina, iisipin mo, okay ba ito sa virgin? Di ba siya nakaka-virginize? Well, hindi, sisis, no? Kasi actually, ipakita ko sa inyo, ang Ledoux, pinadala nila ako ng different sizes. They have this mini. Itong mini, ito yung tipong pagka medyo bahina lang yung flow mo. And then they also have the normal. So, ayan, mas malaki siya ng konti. Pag normal flow. And then they also have this super, which is siguro pag sobrang lakas ang period mo. I would suggest siguro pag second day mo, ito yung itatry mo. And then siguro mga first day or last day, try mo yung pagpahina na, mag-change ka na ng size. And actually, papakita ko na rin sa inyo, ito siya. Ito ang itsura niya. Diba, sobrang liit lang niya. Imagine niyo naman, nakaka-divirginize ba yung ganito kalit? Syempre, hindi, diba? Actually, yun talaga yung misconception when you say tampons. Nakaka-divirginize and hindi siya pwede sa mga virgin. Hindi naman totoo yun. Siguro, for me kasi, when you say pag-divirginize ka, talaga merong sexual intercourse na naganap. Pero kung ganito lang na may in-insert mo sa iyong vagina, sa iyong puwerta, hindi ka naman siguro mag-divirginize dyan. So, wrong yon. Hindi ka mag-divirginize dito. And, papakita ko sa inyo, ito ang size niya. So, ito siya. Ito yung na-try ko actually, which is the super, dahil na medyo heavy yung naging last flow ko. Ito siya. And paano siya i-open? Papakita ko sa inyo. Gaganitin niyo lang siya. Yan. Yan. Open natin. And then yan. Tanggal natin plastic. And ito yung itsura niya. Pag wala na siyang plastic. Imagine that. And also, meron din siyang tali. Yan. Diba mukha siyang sperm cell? Anyways, ayan, ito siya. Ito yung papasok mo lang and then iiwan mo to sa loob. Syempre, diba, di mo to papasok si sisis, no? Syempre, paano mo malalabas yan? Paano mo kakatakin? So, ayan. Ituturo ko na lang muna sa inyo, sisis, kung paano ba ipasok ang isang tampons. So, for example, this is your vagina.
And then, ito yung pinaka-tampons. Hold nyo lang sa dulo. And then, lagyan nyo lang ng force. Itutulak nyo lang maigi hanggang mapasok na siya. And then, sisis, iwan nyo to, ha? Kasi, syempre, ito yung hahatakin nyo pag tatanggalin nyo na siya. So, yan. And make sure din na bago nyo pala ipasok, mag-strand test kayo kung matibay nga. Kasi may mga cases din na natatanggal siya. But hindi naman siya nakakatakot kasi pwede mo rin tanggalin talaga. But yeah, parang to be safe lang, make sure na mag-strand test kayo na matibay nga siya bago nyo siya ipasok. So ganun lang siya. Force lang talaga and then pasok nyo lang sa loob. And that's it. Make sure nyo na pasok siya. Eh, paano mo nga ba malalaman kung tama yung pagkakapasok mo? Siyempre, malalaman mo lang yan pag wala ka nang nafe-feel. Pag wala ka nang naiilang na feeling or hindi mo na siya nafe-feel, tama na yung pasok mo, okay? And I would suggest pala si Isis na magpalit ka ng tampons every 4 hours. Kasi nga, meron din kasi tinatawag na toxic shock syndrome. Eh, yun naman kasi talaga si Isis. No? So, according to study sa kanila, hindi sila nagpapalit. Siguro pinapatagal nila around 8 hours. Eh ako kasi in my pad, talagang 4 hours lang talaga tinatagal yung pads ko. Nagpapalit agad ako. And like tampons, syempre diba, hygiene na rin yan si Isis na every 4 hours, syempre may mga dugo yan. Alangan mo magstay yan sa loob ng vagina mo. Nakakailang tsaka nakakadili. So, it's part of our hygiene na rin na nagpapalit tayo ng tampons, ha? Kasi nga, syempre, nakakadiri naman kung ipababad mo lang sa loob ng vagina mo, diba? So, ayun. Since naturo ko na sa inyo kung paano siya ipasok sa vagina, I will be sharing with you my experience about it. Actually, no first day ko, sabi ko, yes, matatry ko na yung tampons at pinadala sa akin. And sobrang naiilang talaga ako kasi, di ba, parang sabi ko, shucks, paano ito ipasok? Parang nakakailang, kala mo naman dalaga, di ba? May anak naman ako. Pero ewan ko, yung feeling kasi nakakailang talaga siya. Parang nakakailang na may pinapasok ko na something sa vagina mo, di ba? So, ginawa ko, pinakaupo ko sa toilet, pinasok ko lang siya, tinry ko. Una, nahihirapan talaga ako ipasok kasi naiilang ako, natatakot ako. Baka sumobra or hindi ko alam kung tama na ba yung pagkakapasok ko. Pero, in-insert ko lang siya ng in-insert talaga. Sinunod ko lang yung mga napanood ko rin na tutorial kung paano ba siya gamitin. Pinanood mo na ako sa YouTube kung paano nga bang tama paggamit nito. So, ayun na nga. Pinasok ko lang una, ang mali pa kasi parang ganyan lang yung pagkakapasok. Sabi ko, nararamdaman ko. So, pinasok ko ng pinasok until naramdaman ko na wala na akong nafe-feel. And, ayun na nga. So, yan. Tinesting ko na. Lakad-lakad ako. Medyo, syempre, to be honest, at first, nakakailang. May kasi may something eh. Hindi kasi sanay na meron nakapasok sa loob ng vagina mo. So, talagang naiilang ako. Lakad-lakad ako. Sabi ko parang nakakailang. Tapos medyo, akala ko parang masakit pa nga. Diba? Kala ko virgin. So, yun. Medyo masakit talaga. Tapos ngayon, sabi ko, parang mga para ilang minutes, no? 30 minutes after, I get used to it na rin naman. Medyo wala na ako nafe-feel. And then, pag nag-wiwi nga pala sisis, no? Hindi mo naman siya kailangan tanggalin. Kasi iba ang butas naman ng ating wiwi sa ating vagina, puwerta. Syempre yung wiwi, di ba, dun yung sa clitoris natin. So, hindi mo naman kailangan tanggalin kasi hindi siya maa-apektuhan. Ang gawin mo na lang sa mo, itabi mo na lang para hindi siya mabasa, para hygiene din na hindi siya papanghi or what, hindi siya mababasa ng wiwi. So, and then after 3 hours, tinanggal, sabi ko magpapalit na ako, tatanggalin ko na siya. Tanggal ko, as in, walang stain sa undies ko, unlike sa pads. Diba pag sa pads, minsan na may misplace yung ating pads, lalo na pag malikot ka. Eh ako, ang likot-likot ko. So, yung pads ko normally talaga, na may misplace yan. Kaya lagi ako nag-restroom kasi inaayos ko siya. Unlike this one, wala talagang stain sa aking undies, and nandun lahat ng blood sa ganito. So, sobrang natuwa ako in a way kasi parang feeling ko mas malinis siya sa pakiramdam. Walang stain sa undies, sobrang nandun lang siya sa pinaka-tampons mo, lahat ng blood. And one thing I like about it, na na-realize ko ha, nung pagtanggal ko na, in fairness, gusto ko siya. Gusto ko siya in a way na, kasi diba, normally, pag pad ang gamit mo, for example, ito yung vagina, dito lumalabas yung blood, so blood, ito yung pad. Pag gumaganyan ka, tapos 4 hours ka nagpapalit, syempre yung blood na sa pad. So, ito yung vagina mo, ito yung mga labia ng vagina mo, nakababad siya sa blood, which is, syempre, kung iisipin mo, unhygienic talaga. So, unlike pag tampons, nasa loob talaga siya, di ba? So, sinisikrit na mismo nung tampons yung dugo sa vagina mo. So, hindi na siya, na, I mean, yung pinakalabia ng vagina mo, hindi siya nabababad sa dugo. Asan dyan lang siya. So, talagang malinis.
and you can always wipe it and wash it na hindi siya nalalagyan ng dugo. Which is, di ba, pag ganun kasi, very prone siya sa UTI, any bacteria, ang vagina ng babae. Kaya pansin nyo, mas mataas ang rate ng mga babaeng nagkakaroon ng UTI or bacteria sa kanilang mga genitalia. Kasi nga dahil nagkakaroon tayo ng period. And lalo na kung hindi ka hygienic, tipo nagpapalit ka like 8 hours, nakakadiri talaga yung sis. So, ayun, yun yung na-realize ko. Sabi ko, oh nga, no, mas hygienic pag tampons kasi tatanggalin mo lang siya, nandun yung blood. Hindi nalalagyan ng blood yung gilid ng iyong vagina. So, na-appreciate ko siya doon sa sense na yun. But, syempre, di ba, ayun nga, syempre, alam ko sa inyo na meron kayong mga misconception na, ah, naka-divirginize yan, hindi naman sis, no? Sa ganitong ganyang kaliit ba, madi-divirginize ka na? Syempre, hindi. And I always believe na nadi-divirginize ka lang naman pag nagkaroon ka ng sexual intercourse. And hindi naman to sexual intercourse, it's something that you use to cover up or para hindi ka tagusan talaga, di ba? So, ayan. Actually, nung nakatry ako ng tampons, nagustuhan ko na siya. And sabi ko, mas hygienic siya, mas makakakilos ka, mas magaan sa pakiramdam. Kasi, pag nakatampons ka, you can wear anything you want. At ako kasi sisis, tuwing magkakaroon ako ng period, lalo na pagka heavy flow talaga, dalawa yung undies na sinusuot ko kasi natatakot akong tagusan. Dahil nga sobrang likot ko, and talagang yung pads kasi, di ba, hindi siya nagsistick lang. Lalo na pag malikot ka, galaw ng galaw yung pads na tipong, okay, mami-misplay, so pwede kang tagusan. Kaya ang ginagawa ko, doble talaga ako magpanty. Di ba dito pa sa Pilipinas, sobrang init. So, nangyayari, pagka nagdodoble ka pa ng pants, tapos yung feeling mo, lagkit-lagkit, ang init-init. Iba kasi yung pakiramdam ng babae na may period. Ang init-init ang pakiramdam natin at saka ang lagkit-lagkit. Kaya, ito, parang sabi ko to, hindi ko na kailangan magdoble ng panty. Tapos, mas relaxing siya kasi makakakilos ka, mas makakapagsuot ka ng kahit anong damit na wala kang worry na babakat na parang diaper. So, ayun, yun yung mga pros na napansin ko with using tampons. I'm happy actually, and yung first time ko siya nagamit, awkward talaga siya, I'll be honest with you. Pero nung, ay siguro mga hours after, I'm starting to get used to it naman na, and okay na rin. Wala ka na rin siyang ma-feel. Ganun naman talaga lahat sa first time. Medyo may ilang factor, or medyo, syempre, di ba, first time, papasok mo sa kipay mo, so syempre, di ba, medyo nakakailang talaga. Ito sobrang curious ko, actually, ang isa sa kinakatakot ko, ah, hindi ba yan tatagos? Hindi ba yan, ano, kasi nga, syempre, parang feeling ko, ang liit-liit niya. So, parang feeling ko, may tendency na tatagos siya, or parang hindi niya kayang i-absorb lahat ng blood, so pwedeng tumagos niya sa andis mo. But, tignan nyo sisis, no? Ito, I have it here. Syempre yan, lip tint lang naman yan, makeup. Kasi, try lang natin i-check kung gaano nga ba siya ka-absorbent. So, lalagay ko to sa loob. And let's dip. And imagine, syempre ang dami ng tubig na nilagay ko, pero diba, naubos yung water. Tapos ito na siya. Say what? Ta-da! Sobrang laki niya. So imagine, ganyan siya ka-absorbent. Ganyan niya kayang i-absorb yung blood nating mga girls, diba? And that's it for today, sisis. I'm happy to share this experience with you. And ayun na nga, if you have been always curious about tampons like me, always give it a try. Kasi ako talaga, no, iba talaga yung perception ko about tampons before. Pero nung na-experience ko na, sobrang napaisip ako na I might be switching to tampons na instead of pads. Kasi iba yung experience ko with tampons. Sobrang mas na-realize ko and mas na-feel ko na ang daming pros sa paggamit ng tampons. Mas hygienic siya, mas makakakilos ka, mas makakasuot ka ng damit na gusto mo, and mas magaan siyang gamitin sa pakiramdam. Unlike pag pads kasi, di ba, katulad nga ng in-explain ko kanina, feeling ko mas hindi siya hygienic comparing sa tampons kasi nga mas nakadikit talaga yung vagina natin doon sa pads. So, mas prone siya sa bacteria, di ba? Anyways, ito nga pala tip ha, always change your tampons every 4 hours para maiwasan natin magkaroon ng complications or kung tinatawag na toxic shock syndrome. Kasi nga, di ba, sa ibang bansa, parang common na nagkakaroon ng toxic shock syndrome dahil nga kung magpalit sila every 8 hours, which is not really advisable and hindi rin siya good for the vagina health natin. So, kailangan maging hygienic tayo, lalo tayo mga babae, di ba? Syempre, pa nagkakaroon tayo ng time of the month, ng period, ito yung time na dapat mas extra careful tayo sa ating personal hygiene. Dapat mas malinis tayo sa ating mga sarili. So, I really suggest na change your pads or napkins every 4 hours. And, ayun,
that's it for today. I'm so happy to share with you this Laduz tampons. I'm happy na pinadalhan ako ng Laduz kasi finally nakapag-try na ako ng tampons. And it was a good experience overall. So, kung gusto niyo matry ang Laduz tampons, they have this in 3 different sizes. They have this in super, pag heavy yung flow nyo. We have this also in normal, pag normal lang yung flow, and mini, pagka siguro patapos na or mga first day nyo. Kasi normally yun yung mga days na mahina yung period natin. And kung gusto nyo bumili, I know they have this in Watsons. They have, you can order this through online shops. I will be linking down below na lang sa description box kung saan kayo pwede umorder through online dahil mahirap nga lumabas ngayon, diba? So, ayan. Thank you for watching this vlog. I hope I was able to share something with you. Kung bago ka sa channel ko, please be part of the family by hitting the subscribe and bell button right after watching this video para lang kang notified sa aking next uploads. And see you in my next vlog. God bless us all. Bye!